Yan, good morning mga guys. Good morning, boss. Happy Sunday sa ating lahat. Ito yung araw ng pagsalubong o sugat. Dito tayo ngayon sa Baclaran Church. Ayan, makikita niyo yung Baclaran Church sa may bandang likuran. Ayan, punta natin. Ayan guys, standby muna tayo. 6:30 pa yung mas marami nang gabang dito mga idol. Marami nang nag-standby. Ayan, napansin mo, marami nang nagabang dito. Ayan. Dito na tayo sa loob. 6:30 pa mga idol yung mas ang first mas. Kapasidad ng mga po. Ngunit si Pedro ay nangyari ng kasama ng lagarap.
menghargai kami kulit ini siap memasuk. Memasuk di antaraga dan akunan dumati Nakita Yerito Asyai dan Iwana. Hindi pa nila nagugawangan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan ng muling pangbuhay si Jesus. Mga kapatid, ang magkutin balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin ang Panginoon sa Kristo. Araw na ito ay kaiba sa ibang mga araw. Sapagkat may araw na ito ay pinagliliwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya, masigal sigaw natin, si Kristo ay muling nabuhay. Haleluya! Haleluya! Sabihin natin, si Kristo ay muling nabuhay. Haleluya! Haleluya! Sapat sa palakas. Si Kristo ay muling nabuhay. Haleluya! Haleluya! Palakpakan natin ang Panginoon. Marami sa inyo ay makamuyat ni no? Kanina doon sa unahan, kumentuhan kami ng mga sakristan, nakuyat daw sila. Pero, sabi ko sa kanila, lahat yata tayong kuyat. Baka kayo ay na-stress din sa pag-prepare ng mga pagkulit sa simbahan. Pero kahit stress, hindi na buhay. Diba? Parang sa buhay, kahit na may stress, ay patuloy na binibigyan ng buhay ang ating pananampalataya. Amen? Madilim-dilim pa ang araw ng Linggo. Narito na si Maria Magdalena sa libingan. Narito na niya naalis na ang bato at balakip sa pinto ng libingan. Naalis na ang bato at balakip sa pinto ng libingan. Mga kapatid, ito ang roro at pinakagat ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus at matagumpay na pagwasak sa kapangyarihan ng kasamaan at kamatayan sa malilim na yugid ng libingan. Hinahanap ni Maria Magdalena si Jesus at ibinalita niya ito kay Pedro at sa minamahal na alaga na si Jesus ay hindi niya natagumpan. Walang naman ang libingan. Inakala niya minakaw ang katawan ni Jesus sa loob ng libingan sapagkat naalis na ang panakip na bato sa lugar kung saan ibinibig si Jesus. Sila ay tila naghahanap sa kabalan. Wala na si Jesus sa loob ng libingan. Si Pedro ay pasok sa loob ng libingan at nakita na natupin ang mga kayunti. Alam niya, hindi ninakaw si Jesus. Ang minamahalagad na Jesus naman ay sumilip sa libingan at patapos malaman ang pahay ng mga alagad. Patatandaan din sa ibang bahagi ng Ebanghelyo na nakatagpo ng dalawang alagad na naglalakad si Jesus dyan. Mabigat ang kanilang naging karanasan. Nasaksihan nila paano ang
ang kanilang matalik na kaibigan ay hinagkan ang kanilang Panginoon. At maging sila ay nabagawan dahil ang marami sa kanila ay palabas na ng Jerusalem. Para sa kanila, wala nang dahilan para sila ay manatili pa dito sapagkat tumuhuna ang kanilang pag-asa. Subalit, alam natin ang kwento. Tatagpuin sila ang hindi ng Panginoon sa yugto ng kanilang Panginoon. Pagpapakita sa kanila ang Panginoon at maaalala na sila na huwag sila matatakot. Pagpapakilala siya sa kanila sa pagpapakita ng pagpapahal ng salita ng Diyos at sila ay magiging kasal. Ikaw din ay bibigay pag-asa at buhay.